Sa mga nagbabalak magbakasyon, inaasahan na sa susunod na buwan ang pagbaba ng fuel surcharge level kasunod ng pagbaba ng jet fuel price. Alamin natin ang detalye mula mismo kay Attorney Carmelo Arcilia, ang Executive Director ng Civil Aeronautics Board. Magandang araw po, Attorney. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating palatuntunan. Opo, Attorney. Salamat po sa... Yes sir, this is Aljo Bendijo ng PTV, sir. No, Attorney, nasa magkano rin po ang inaasahang ibababa sa domestic at international flights pagdating sa pamasahe? Hanggang kailan din po ang effectivity ng inaasahang adjustment sa fuel surcharge? Opo, maganda-ganda pong balita yan. At siguro po mga 26% po Hoy. Ng surcharge natin ay bababa, ang ibababa, at yan po ay magiging effective on September 1 to 30. Ano? Kung po pwede pong magbigay ako ng kaunting background, ang surcharge po ay pinapataw na para matugunan yung malikot at yung surge, ano, at saka volatile na fuel prices sa pandaigdigang merkado. At ang fuel surcharge po ay ini-apply sa buong mundo, no? Kasi hindi po ito ini-incorporate doon sa pamasahe kasi yung pamasahe medyo carefully calibrated po yung ano niya, computation. At kung meron pong mataas na volatility ang oil, ay mahirap pong magpabago-bago ng fare, no? Ngayon, madali pong tanggalin kung bumaba yung, halimbawa, bumaba na ng husto yung oil prices sa pandaigdigang ng merkado, matatanggal. Kung tumaas naman, meron tayong tinatawag na fuel surcharge matrix. Ano? Ito pong fuel surcharge matrix ay predetermined na po ang mga values in peso denomination kasi ang oil po ay sa dollar natin binibili. No? So naka-adjust na po yan. Kada merong increment, merong corresponding na value ng fuel surcharge. Nito pong mag-surge ang ating oil prices, lumarga po na lumarga yung surcharge. Ano? Kasi may mga levels po tayo hanggang level 1 to 20. Nung bago mag-COVID, nasa mga level 1, level 2 lang tayo nung magkaroon ng surge ng fuel, umakyat po yan ng hanggang 7. Bago mag-eleksyon, tapos tumaas pa ng tumaas yung fuel because of yung Ukraine war. So umabot po tayo ng level 12 itong Agosto na ito. No? Ngayon, ang maganda-gandang balita, sa September 1, kasi bumaba ngayon, yun kasi minomonitor natin yung average for the previous month. Opo. At yung average na yun, yun ang magiging basis ng surcharge. So effective September 1, magiging ano po yan, bababa ng 26% from level 12 magiging level 9 po tayo, no? So para magkaroon tayo ng appreciation, bagamat hindi po naman kalakihan, pero significant naman, ano, alimbawa po sa Cebu ang level 12 natin diyan ay nasa mga 740 pesos ang surcharge ng one way, pero sa level 9 po, nasa 520 lang yan. So, yung isang sector, meaning isang way, ay makakatipid po ng mga 220. So, sa balikan po, ay mga 400 plus po yung matitipid ng... Yung pong in-example ko yung Cebu, dahil yung po ang isang sa sumunod sa Manila, yan ang pinakamalaki nating hub, ano, na busy airport natin. So, yun po ang isang example. Ang bababa po yung surcharge. No? At ang ating, we hope and pray that the trend will continue, although it is very early to say dahil volatile pa nga ang presyo at hindi natin masabi kung yan eh. Kasi pag tiningnan mo yung graph, parang lagari siya, akyat baba, akyat baba. So, sana naman po ay maging stable para sa kapakanan naman ng ating riding public. Opo. Kumusta Salamat po. Attorney, kumusta po ang naging pagtanggap ng mga airline na company sa nasabing fare adjustments?
maganda po, ano, hindi lamang sa mga airlines, kundi pati sa ating mga mananakay sapagkat medyo makakatipid po sila. At sa bahagi naman ng mga airlines, magandang balita po yan dahil pag medyo mababa po ang fare natin, mas lalong attractive po ang pagsakay sa eroplano sa mga tao, ano, kasi pag mataas ang airfare, siyempre, yung mga tao it's a turn off para bukod pa nga dun sa mga konti pang natitirang restriction, turn off yung mga mataas na pamasahe. So, alam naman natin na ang mga airline, kung marami pasahero, magkakaroon sila ng more efficiency kung mapupuno ang aeroplano at lalo pa rin bababa ang unit cost ng pamasahe kung tataas yung tinatawag nating load factor. Kasi ang isang aeroplano, kung yung mga nakasakay sa isang flight na yun, sila yung kumakarga ng cost of operating the aircraft. So kung puno yan, mas mababa pong unit cost. Kaya yung mga airlines, natutuwa po dyan at very welcome po na development para sa kanila yung bagay na yan. Opo. Salamat, Aljon. Opo. Sa datos po ninyo, kumusta ang influx ng mga pasahero sa local at international travel? Ramdam na ba ang revenge travel ng ilan nating mga kababayan? Ramdam na po natin. Ano, at sa katunayan nga, ang Pilipinas ay isa sa Southeast Asia sa nasa top 3. No? Top 3 or 4, naglalaro tayo sa ganyan, na parang ang recovery rate natin ay mataas. Ano? Nag-number po tayo. Ibig sabihin, talagang yung pent-up travel, revenge travel ay umiiral at marami ng market na nagre-recover, although marami pa rin mga major markets natin ang hindi, ano? Kasi for example, ang China, meron silang tinatawag na zero tolerance policy, no? Na yung policy na yan talagang napakahigpit. Dati mahigit 100 flights per week between the two countries, ngayon ay 6 lamang between the two countries, ano? Ang China is a main market natin, mahigit 1.3 million ng 2019 ang turista na Chinese na pumasok dito. So ngayon halos wala. So marami pa ring market na hindi pa rin nagre-recover, pero marami din namang Singapore is recovering, USA at ang Middle East natin kasi nare naman ang labor market, ano. Pati nga Turkey, dahil ang Turkey is a hub for flights going to Europe, yung ating mga deployment sa Europe, may option sila na sa Istanbul sila yung kanilang stopover. So yan po yung mga recovering market natin. At Middle East nga po, mga labor market, Qatar, Dubai, matataas na po dyan. Ano? Pero may mga merkado pa rin na talagang hindi pa rin po nakaka-recover. Pero maganda na po siguro kung mga 70% na tayo sa international, sa domestic siguro close to 100 na tayo. So maganda-ganda po naman. Kaya lang yun nga dahil yung unpredictability po ng market ang isang sagabal sa isang airline para maibaba nila ng gusto ang pamasahe. No? Kasi kung predictable ang demand, napupuno yung aeroplano. So marami pong factors dito na mahaba na kung i-discuss natin. Pero yun nga po, the pandemic changed the landscape of our aviation industry. Mm-hmm. Opo. Paano naganda naman ang ating mga airlines para sa papasok na ilang araw na lang po, bare months na? Opo, at yan po talagang peak period, lalo na sa mga Pilipino, mga nasa Amerika, uuwi, mga nasa Middle East. Kaya naman sila ay advanced na, no? Kasi sa buong mundo, nagkaroon ng problema dahil noong magkaroon ng COVID, karamihan ng mga airport nag-layoff ng mga kanilang mga empleyado. Ang airlines, pati yung mga airlines natin, nag-streamline, nag-garahe ng mga aeroplano, nag-layoff ng pilots, nag-layoff ng crew. Ngayon, kung makikita nyo sa mga balita sa ibang bansa, nagkakagulo sila
cancel, delay dahil hindi nasabayan ng mga airport sa ibang bansa at ng mga airlines yung balik ng pasahero. Awa ng Diyos, dito naman sa atin, nakahanda mga airlines natin at kasi yung mag-furlough ka ng pilots, ibig sabihin, pinagbakasyon mo, pag yan ay pababalikin mo, hindi pwedeng basta lumipad yan. Yan ay magre-retraining, magre-recertification. Ano? Awa ng Diyos sa atin naman, hindi tayo nakakita ng ganyang suliranin. Na nakita na, although meron ding mga konting mga cancellations, marami-rami din, pero hindi naman katumbas ng mga nagaganap sa ibang bansa na talagang nagkakagulo sa mga airport. Hindi matugunan ng airports at mga airlines yung surge ng pasahero dahil hindi nila kalaing ganyan na magre-rebound. So tayo naman nakahanda at lagi nating pinagbibilinan ng mga pasahero natin dahil ang bare months nga sabi mo, yan ay ating talagang sa bansa natin ay peak period talaga yan. Opo. Sa ibang usapin ay isinusulong sa Kongreso ang Informed Passenger Act kung saan ay ire-require ang mga airline companies, city attorney at mga government agencies na magka-post ng mag-post ng passenger bill of rights sa mga online platforms. Ano po inyong masasabi rito? Actually, maganda po 'yan dahil mag-institutionalize na yung umiiral na po 'yan ngayon, ano? Kasi meron po tayong bagamat hindi ito isang statute o batas. Noong pa pong 2012, nagkaroon na tayo ng tinatawag na Air Passenger Bill of Rights. Yan po ay economic regulation ng aming opisina, CAB number 9. At ang tawag nga natin dyan ay Air Passenger Bill of Rights. At yan din ay nasa ilalim ng JAO, no? Joint Administrative Order number 1 ng Apo. Department of Transportation at ng Department of Trade and Industry. No? At tayo po ay nangunguna dyan sa larangan ng passenger protection sa ASEAN, sa Asia at even sa mundo. Tayo ang naunang magkaroon ng kanyang Bill of Rights. At magandang balita kung yan ay magiging bahagi ng isang legislation. So nakapost na po yan. Kami po may mga website dyan. May mga tao po tayo sa mga airport, mga help desk. May mga karatula doon. At meron kami mga seminar sa mga schools, sa mga airports all over the Philippines tungkol sa passenger rights. At maganda-ganda po naman ang resulta at aware na po ang tao sa kanilang basic rights at yun naman mga airlines ay talagang dinidiinan natin tungkol sa kanilang mga obligasyon sa mga pasahero. Opo. Sa ibang usapin naman, ano ang... Opo, ito na lang. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, attorney. Opo. Yung nga po, meron tayong pent-up travel. Siyempre, kailangan natin naman ng konting pag-relax. Pero ganun pa man, yung protocols, yung mga pag-iingat at health, tawag dito, yung mga procedures ay kailangan pa rin nating pag-ingatan. Dahil hindi pa rin nawawala yung COVID, pero mabuti naman at yung mga cases ngayon ay hindi na as virulent nung dati na napaka-deadly. So, ang ating masasabi ay huwag kayong magkatubili. Pag sakay ng eroplano naman, ay tulad ng sinasabi natin nung simula't simula pa, ang airline ay safe naman, ano? Kasi meron niyang mga tinatawag na high efficiency particulate arrester or HEPA filters, ano, na at pinag-aralan din ng ano yan ng pandaigdigang asosasyon or agency na sumasaklaw sa aviation na safe naman ang mga airline. Ang transmission sa airline, sa loob ng airline ay napakababa kung meron man. At sa airport naman ay talagang mahigpit din ang ating mga health protocols, may mga health forms na hinihingi at yung mga vaccination certificates na binavalidate ng ating mga tao. So, hindi po dapat mag-atubili na
tayo'y bumiyahe. At ito po ay nakakatulong din para umikot ang ating ekonomiya, magkaroon ng consumer spending para magkaroon ng negosyo at hanap buhay ang ating mga tao. Opo, maraming salamat sa inyo pong oras at mga impormasyong ibinahagi sa amin. Attorney Carmelo Arcilia, Executive Director ng Civil Aeronautics Board. Good morning. Maraming salamat, Al John, sa pagkakataong binigay mo sa akin. Opo.